Saan nga ba nagsimula ang konsepto ng paggamit ng papel at paano ito na-discovery? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Ang papel, mga kaibigan, ay isa sa pinakamahusay na naimbento ng mga tao na magpasa hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Ang papel ay ginagamit natin upang makapagtala ng mga bagay na gusto nating isulat. Ginagamit din ang papel upang makapag-record ng mga bagay na nangyari or ginawa natin. And mostly ginagamit din ito upang makipagkomunikasyon sa pamamagitan ng paggawa ng liham at mga sulat. But nowadays, ang papel ay hindi na masyado nagagamit upang gumawa ng liham dahil high-tech na ang ating panahon. Mostly ma-observe mo na lang ang mga papel sa documents, billing receipts at marami pang iba. In the earliest form of materials, ang mga sinaunang tao ay gumagamit ng mga pinatuyong balat ng hayop upang gawing sulatan. Ang tawag sa mga pinatuyong balat na ito ng hayop ay parchment or bilium. At sa Egypt, unang ginamit ang artificial material sa paggawa ng papel na mula sa papyrus plant. Ang papyrus plants, mga kaibigan, ay kayang mag-produce ng cellulose fiber na siyang pangunahing material na ginagamit upang makagawa ng papel. At noong AD 874, may mga nakitang unang mga sulat sa Egypt kung saan unang ginamit ang papyrus material. At noong AD 1047, unang nakita ang mga sinaunang manuskripto sa England na nakasulat sa mga cotton paper. Fast forward tayo ng konti, mga kaibigan. At noong year 1800, naisipan ng mga tao na gumamit ng straw upang gawin itong papel. Anyways, hindi po ito yung straw na ginagamit natin pag umiinom tayo ng soft drinks. Ang tinutukoy ko po na straw ay ang mga dayami. Paper made from wood was not attempted until 1869. Gumamit din sila noon ng asparto, isang damo na tumutubo at matatagpuan sa bansang Libya na una ding ipinakilala sa England noong year 1861. At noong 1857 na imbento ang tinatawag na vegetable paper na tinatawag din noong parchment paper. This paper was first manufactured in US in year 1885 na sinundan na rin ng mga nagsulputang mga bagong disenyo ng papel tulad ng sulfite paper na naimbento noon sa pagitan ng year 1880 at 90. At noong 19th century, gumamit na din ang mga tao ng chlorine na isang bleaching materials para sa mga tela. Sinubukan nila itong gamitin sa mga ginagawa nilang papel upang maging maputi at malinis itong tignan. Anyways, ang mga sinaunang papel kasi noon, mga kaibigan, ay hindi masyado maputi at kung minsan ay nakadepende din sa kulay ng materyales na ginamit ang nagiging resulta nito, kaya nila sinubukan gamitan ito ng chlorine. At sa palagay ko, mga kaibigan, ay naging effective naman ito. And aside from that, napakarami pa ang pinagdaan ng pagbabago ng munting imbensyon na ito. At ang pinaka-latest nga ay ang mga papel na ginagamit natin ngayon. Ikaw, kaibigan, anong kwentong papel mo? Share mo naman sa ating comment box, interesado din akong malaman ang tungkol dyan. At siguro dito ko na muna tatapusin ang ating maikling usapan about papel at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4EducationalVlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang, kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.